Magandang araw po. Pag-usapan po natin yung makasaysayan na ball joint. Ito yung mga naipopo sa social media na kumakalas sa kalsada. Tireman, ano ba yung ball joint? Ayan, yung ball joint po yung nakakabit sa gulong natin, sa knuckle arm, sa wheel hub natin. So nakakabit po yun sa suspension arm natin. Pag lumiko-liko kayo, nakakapit yung gulong ninyo rito o yung knuckle arm ninyo, iikot din yan. So, siya yung dahilan kaya mas swabe yung ikot sa manubela natin at nakagalaw na malaya yung suspension natin. At tireman, bakit ba kumakalas yan? Kumakalas po yan kasi ganito, unang-una yan. Yung bola na yan, pag kumalog na at napabayaan, lulusot yan dito sa housing niya. Yan. Madalas mangyari sa crosswind adventure, nauhugot. Sa sedan, pwede rin mangyari na mahugot to. Pero ang mas madalas sa sedan na encounter namin, dito nabubunot, kagaya nito. Sa videos po ito eh. So, ayan po yung video. Lamlag. Okay, sige, tanggalin yung gulong. Ang nagalasize yung ha? Ano ba yun lang? Nagalasize. Oo, ay. Ayun nga. Mabibiyak na makina pag umilito eh. Tanggal na talaga eh. Sige po, sige po. Doon na lang po kay Arnie yung susi. Kanina po. Iwan. Ah, sige, wag na. Mabilis lang po ba kayo? Sige, mga 30. Sige po, sige po. Sige po. Ayan, dapat ganyan. Hindi nakaluwa. Ayan, nandiyan dyan po yan, oh. Ang nangyari po rito, ito lumuwag na. Pinaka nagsasalpakan niya. Ay, nakakapit lang yan dyan. Kumalas. Nagkaroon na ng lamat. Tapos hindi napansin. So yun, paano ba nangyayari ng kumakalas po yan? Kasi di ba nagpa-PMS tayo, dapat po ang mga pangilalim natin, hindi lang ball joint, pati yung lahat ng pangilalim natin, dapat yan dino-double check o chine-check ng maigi. Hindi po yung basta-basta kalog lang. May tama pong pag-check na itong ball joint na to. Ilalagay ko na lang yung link, panoorin nyo na lang. Ito ho, lalong-lalo sa mga SUV, sa mga pickup, sa mga van, ang ball joint po, may kaso na yan. Minsan wala, minsan meron lagutok. So dapat, i-check mo maigi. Minsan kailangan mong ihiwalay sa arm niya para ma-check talaga kung sira o kaya baklasin. Ayan, tamang pag-check. Ikalawa, yung ibang ball joint po, may mga lock yan. I-generalize ko na lang po ha. Kasi magkakaiba po disenyo talaga ng ball joint eh. Yung iba may lock yan. Nasisira na ito yata, wala. Madalas sa Toyota eh. Parang style na snap ring eh. So yun, napuputol yun, saka siya kakalas. Ayan, ikatlo. Yung po, yung boots natin yan, lagi natin i-check yan. Ito, yung goma na yan. Ang trabaho niyan eh, para maselyo naman yung loob. Gaya nito. Ayan. Siyempre, kung napunit na yung goma natin yan, kakalawangin na yun. Tapos, mawawala yung lubricant niya sa loob. Ang mangyayari, kakalawangin pag napasok kayo sa tag-ulan o pag sumampa kayo sa medyo baha, kakalawangin, saka siya kakalo. Pangapat, yung mga tornilyo, may mga tornilyo po yan, dapat mahigpit. Siyempre, tapos yung rito, pinlock niya rito. Mayroon nakatusok yan dyan. Ang trabaho nun, just in case na lumuwag ang tornilyo, hindi basta-basta iikot yung tornilyo natin o makakalas. So, isa rin yun. Okay, paano naman no, kung sakali na abutan kayo sa daanan, anong mga pwede nyong gawin? Kung halimbawa, sedan kayo, ganito ha, syempre kung nasa alanganing lugar, wala kayong mabilan ng ball joint, ito. Kung ito ang kumalas, papaklas nyo yung arm nyo, paispatan nyo, kagaya ng ginawa namin dito. Sa to eh?
sa Ertiga. Pumunta rito si sir. Malaglag na to. So ang ginawa namin, pinaispatan muna kasi walang mabilan ng ball joint dito. So pinalitan na namin to. Pinalitan na ng buong arm ni sir kasi ito busal-sal na nga rin yung ano niyan eh. Yung paikot niyan. Eh kung ganito naman po, ito nahugot, wala na talaga, no chase po kayo dyan. Tapos pagka nangyari po sa inyo, ang mangyayari nito mararamdaman nyo, lalagapak ng malakas. O kaya mararamdaman kayo natunog na tug. Tapos hindi nyo na makontrol manubela nyo o sobrang tigas na manubela ninyo. Huwag kayong mataranta kasi wala naman po kayong magagawa dyan kung halimbawa na kumalas na yan. Pag-aralan po kumalma tapos tumawag na rin po kayo ng mekaniko o ng rescue ninyo. So yun lang. Tamang pag-check po. Preventive maintenance kasama yan. Sa ano sa mga SUV, minsan may mga fittings na ganyan. Nire-recommend ko at least once a month. O depende sa pagkakagamit ninyo. Isama mo niya PMS ninyo. Pag-resingan nyo yan. O pagrasahan ninyo. Okay, sa mga sedan, no, mga selyado na yan, seal type, wala ka talaga magagawa dyan. Baga, hihintay mo na talaga na bumigay yan. Okay, so yun, tapos ingat-ingat po sa lubak, isa yan sa nadahilan na pagkasira ng ball joint. Yung mga lubak, yung tipong ragasa ka sa lubak, wala kang pakialam kung ano, kung malalim yan, no, mababaw. Kasi alam nyo naman sa atin, hindi natin maiwasan, daming lubak sa atin. So yun, ingat-ingat na lang din po. Yun, salamat sa mga sumusuporta sa akin at mag-ingat po tayong lahat.